Okay, so siguro it's time na, yan o, TV natin, re-review natin for after 2 months, more or less 2 months. Hey Google, turn on Sala. Kapata. Okay, so yan. Pansin nyo, iba pa yung cover natin dati. But anyway, so ito na nga review natin. Ito yung Samsung BU8080 or parang ganyan. Basta ito yung model, hindi ko matandaan pero yan. On natin. So, ito na nga. Unang review, sensitive tong remote na to. Ah, hindi pala sensitive. Actually, sobrang sensitive niya. Pero ayaw mag-on. Okay, so yun na, nag-on. Okay, una maganda sa kanya kasi nasabi ko na to dati. Pero USB Type-C siya. Tulad ng mga ganito. Yan. Kung meron kang mga charger na nakaabang. So, napaka-simple niya i-charge. At the same time, solar power na rin yan. Yan, so nasagot ko na rin yung tanong. May nag-comment doon sa previous video natin. Pero, yan, just in case, ito nga, solar powered yan, pwede mo i-charge. Kung mainit sa inyo, ibilad mo sa araw yan, pwede yan. Okay, so pangalawa, may oras na nag-hang yung ano. Halimbawa, ito, yan, pindutin natin. Oh, so, yun, parang ganyan. Medyo delay siya. Ayun, may delay, nagde-delay, lalo na pagkabukas. Meron pang isang beses pa lang naman sa akin nangyari. Bukod dun sa, yan, yung delay na ganyan. Parang normal siya. May isang nang beses sa akin nangyari na sobrang lag niya. Pag pinipindot kong ganyan, hindi nasunod. So, ang ginawa ko, since, yun nga, may experience tayo sa Samsung, normally hard reboot. So, paano mangyari yun? Press mo tong, yan, tong power button. Gawin na natin ngayon. Press and hold lang yung power button. Mamamatay siya. Yan. And then, mag-o-open. Lalabas yung Samsung na logo. Yun. Okay. So, pag lumabas yun, nag-hard reboot na siya. Yan, hintayin lang natin mag-load. Okay. Yan. So, pag nag-load na yan, usually, dapat gagana na yan ng okay. Ayun o. So, di ba, pansin nyo, mas naging okay yung response. Yan, mas naging okay yung response niya. Pero going back, may times na ito medyo hassle tong part na to, yung UI niya. Kasi alam ko iba, magkakaiba yata. Kasi iba yung TV sa taas, iba rin yung sa TV namin sa condo. Pagka inedit mo to, di ba imove mo yan. Napapangitan lang sa UI na to. Ito lang yung di ko trip. Pag inedit ko yan, halimbawa imove ko tong live terrestrial o yung TV, move, di ba? Lalagay natin dito. And then move. So, mawawala. So, kailangan mong i-click ulit tong edit list para ma-move yung ito. Kung ano yung kailangan mong galawin. Tsaka ilalagay dito. So, yun. Medyo hassle yung part na yun. Tapos, isa pa. Tong recent na to. Medyo... Hindi siya... Napapakinabangan masyado. Kasi nga, mostly, pagka click mo yung Netflix, hindi naman lalabas sa yung Netflix sa recent, di ba? Pero meron siyang YouTube dito sa baba. Ayan, oh, yan. YouTube, Netflix, and all. Yung mga applications na naka-install. Ayan, oh. TikTok, yung Apple TV, and all. Tapos, ang maganda sa kanya, meron siyang... Wait lang, nagmimeow si ano eh. May commercial. Palabasin muna natin. Okay, so, yun. Going back, maganda sa kanya, meron na siya nung DLNA, which is pag-connected yung network storage mo. Network attached storage, like Synology, yan. Detected agad siya. As long as yung Synology mo and yung TV mo is nasa same network. So, yan. Wala naman siyang lag kahit 4K yung video. Hindi nahihirapan. But then again, depende yun sa quality ng ng video mo. At saka sa network mo, sa TV, yung sa connection and all, Wi-Fi. Medyo maraming factors. Pero in short, gumagana siya sa akin. Pakita ko na lang din. Okay, so yun na nga. Play natin. Wait. Yan. Ant-Man. Play. Okay, yan. Isang mabilis lang para di tayo matamaan ng copyright. Yan. Oops, back na. Okay na tayo doon. Diba? Nagpe-play siya. Walang lag yan. Dire-diretso. Tapos wireless pa to. Hindi pa to naka-hardwire. Pero meron tayong mesh. Ayan o. Yung mesh natin nakakonect dyan. At the same time, maganda sa kanya. May Apple TV na. Hindi ko mapapakita. Pero, yung connection ng Apple. Ito. Kasi usually sa mga gantong TV, hindi na de-detect. Ayan, wait lang. Settings.
hindi na detect yung Apple, yung iPad, yung iPhone and all. Pero dito, meron siya nung ito, Apple AirPlay setting. So, detected siya, pwede mo i-connect yung phone mo and then lalabas yung, kung ano yung nandito sa phone mo, lalabas siya. So, kasi normally sa mga ganitong TV, Android TV, gumagana yun. Or if Android yung device mo, pero pag tong like iPhone, hindi siya gumagana. Yung sound, gumagana yan, pero nakakonect tayo sa speaker, sa Bluetooth. Pero pag yung normal lang, like nanonood lang tayo ng YouTube and all, pero pag movie, nakakonect yan sa Bluetooth speaker. Ang ganda ng quality niya, hindi siya nade-disconnect, solid. So, yan. As pictures, wala naman tayong problema dyan, broadcasting and all. Hindi ko masyado pinapakialaman na yan. Yun lang talaga, siguro ang pinaka-biggest factor na medyo mag-ano sa akin is yun, medyo malag talaga siya. Balik tayo. Tapos may oras pa. Wait lang, hindi ko... Patayin natin tong ilaw. Di lumalabas ngayon eh. Okay, so ito na nga. Open natin. May ano eh. May parang dark shade siya. Di ko alam kung sa YouTube. Yan. Di ko matandaan kung sa YouTube yun. Pero may... saan ba yun? Sa Netflix yata. Hindi, alam mo. Ayun o, ito. Napansin nyo. May parang... Ayun o, may shade siya ng dark. Balik natin. Di ko alam kung sa TV or dahil sa application or what. Pero pag nanonood naman ako, buo naman yung TV. Buo yung screen, buo yung display. Ayun o. Tapos at the same time, pag kiniklik ko yung gilid, eto. Yan, alam mo, ayun o, di ba? Nagsiswitch tayo sa app. Ayun, may lumalabas na parang white dito sa gilid. Di ko alam kung kasama, di ko alam kung dahil sa... Di ko alam kung dahil sa display, kung sa panel, or defective yung TV natin. Pero yun nga, pag nanonood naman ako, wala naman akong problema. Okay naman yung quality niya, okay naman yung display niya. So siguro na lang, ang tatanong mo sa akin kung kukuha ka ba nito, kung sulit ba. Ang sagot ko dyan is, depende. Depende kasi una... First, kung sanay ka sa Samsung, syempre, go, bili ka ng Samsung, walang problema doon. Pero kung hindi ka naman sanay, kung okay lang naman sa ibang brand, yun nga, meron tayong TCL Devant. Yung TCL and Devant, siguro yun na yung susunod na pipiliin ko if walang available na Samsung. Okay din daw yung LG pero hindi ko pa natatry. Going back, so yun nga, yung Devant and TCL pala. TCL, TLC, parang ganun. Okay din naman. Okay na rin yung UI nila and responsive na rin. Na-test natin sa Abenson yun. Hindi ko lang matandaan ko na video ko. Pero yun nga. So, mag-shell out ka ng mas mataas. Siyempre, depende na rin yun. Dagdag na rin yun dahil sa brand. Pero going back, kung familiarity, like, parang kung Android, kung sanay ka sa Android, siyempre, Android devices ka, kung Apple ka. Pero same as with sa TV. Kung sanay ka sa Samsung din, syempre, kahit mas mahal ng unti, Samsung ka. Pero, yun nga, merong other options na hindi naman talaga ganun kalaki yung difference. Actually, meron nga tayong nakita sa sa Shopee. Hindi ko, late ko na kasi nakita, lumabas na, wala naman tayo lalagyan pag bumili pa tayo ng additional TV, di ba? Pero, anyway, so yun nga, check nyo yung ibang brands, okay na rin naman sila. Syempre, wag lang... Ayoko na magbanggit ng ibang pangalan, pero other than that, siguro yun na lang sasabihin ko. Yung TCL, TLC, parang gano'n. TCL and Devant, yun ang second recommended ko after nung Samsung. Okay, so siguro yun na. Dito na yun. Goods naman yung TV. Kung may naging issue man to, sigurado nakapost to. Oh, yun na. Siguro dito na natin tatapusin. Bye-bye na, guys. Bye-bye na. Oops. Wala ba lalabas na magandang palabas dyan na mapapanood natin? Wala? Okay, wala yata. O sige na, bye-bye na. Hey Google, turn off Manong Steve. Got it. Turning off Manong Steve.